So how to clean and replace brake shoe of Suzuki Espresso. So first, gamitan natin ng flat blade screw. Same time rubber mallet para matanggal po natin yung center cap na. So pupukin lang po natin ng dahan-dahan. So medyo matigas pa po yan kasi bago yung sasakyan, no? So makikita mo na nag-start na kumapit yung kalawang sa center cap natin. So dapat din talaga ma-maintain yung brake system natin. So, pikita mo yung spindle nut lock. So, gamit na yung flat blade screw at rubber mallet. Pukin lang po natin yung lock ng spindle nut lock. So, make sure po na mahila natin pataas yung lock para hindi madamage yung spindle nut natin. Spindle pala. So, sa pagtanggal, gamitan natin ng 32mm socket para matanggal natin yung spindle nut po. Pukpukin lang natin, ano. So gamit ang ito yung spindle nut at yung lock po. Yun ang lock. So pukpukin natin gamit yung rubber mallet para matanggal po yung cover. So ayun. Yan po itsura ng brake shoe natin, no. Brake shoe ng kape. So yan yung itsura ng brake shoe ng kape. So makikita mo na bago talaga. Pero mapapansin mo sa video na madumi na talaga. So, yan po itsura ng brake shoe. So, hindi po nakakalam, yan po yung log ng brake shoe po. So, next is tanggalin natin yung brake shoe holder. So, gamit yung flies. Pupush lang natin siya na pagkatapos i-twist kasi may lock po yung brake shoe holder po. So makikita nyo dyan na may lock yan. Kailangan po siyang i-twist para tanggal po siya. So hila lang po ng konti na para matanggal natin yung brake shoe. So pagkatapos tanggalin natin yung brake sensor.
So, it's linis time po na po, no? So, need talaga natin linisan yung brake system natin kasi napaka-importante talaga ng braking system kasi buhay na kasalalay dyan. Basahan po kung meron po talaga gamitin natin sa paglinis. So, mapapansin mo no, yung maliit na item dyan is yan po yung ABS sensor. Yan po yung ABS sensor. So, para lang ABS sensor lang ng ano no, NMAX. Magkawig po sa NMAX na sensor, ABS sensor. So, need talaga po natin linisan yung braking system natin. Kasi pag once hindi natin linisan, maapektuhan po yung ABS sensor natin. Pag once yung ABS sensor natin kakapitan na ng dumi, okay, magko-cover up na yung dumi. So, may tendency na mag-error po yung ABS natin sensor. Siguro sa dito sa amin last time nag-canvas din ako no. Nag-ask ako regarding pa-replace ng brake shoe ng iyon lang po yun no. Siguro nagpa-coat ako siguro nasa almost 1,000 palit lang ng brake shoe. 850 ata yun, 850 something like that no. Iningan po ako ng 850. So kung hindi ka talaga marunong, magpapagawa ka talaga sa labas. So ganun lang po. Follow lang, follow and follow lang po yung mga steps. Napakadali lang po. So, medyo ano lang. Medyo ano lang din. Mataas-taas na proseso yung pagbaklas ng brake shoe po. So, advice ko lang po no. So, hindi po siya recommended para sa mga first time DIYers no. So, makakompare ko din yung brake shoe ng kape at brake shoe ng iyon.
same same lang po sila, no? Kahit yung pag backlash, same same lang, same size lang din yung socket, 32mm din yung pangtanggal sa spindle nut ng iyon. So natuwa ako kasi same lang sila, hindi na ako dumagdag o bumili ng panibagong socket po, 32mm po. So sa hindi pa naka-subscribe, no, please support po. Support po ng channel ko, no. Paki-subscribe po for more DIYs to come. So marami pa tayong possible na gagawin sa kape, no. So naghihintay lang tayo ng tamang panahon since bago pa po yung kape natin. So ito pong ginawa kong video, no, for future reference, for at least mag-guide kayo if ever in the long run magpalit na po kayo ng brake shoe. Thank you po.